nagre-require siya ng labor talaga. Sa Philippians chapter 2 verse 12, talagang ang sabi rito ni Apostle Paul sa believers sa Philippi, mga kapatid, hallelujah, verse 12, therefore, sabi niya, my dear friends, as you have always obeyed, not only in my presence, but now much more in my absence, continue to work out your salvation with fear and trembling. For this God who works in you to will and to act in order to fulfill His good purpose. Ganito siya. Yung iyong relasyon kay Lord, hindi mo siya paglalaroan. Amen. Talagang ang relasyon mo kay Lord, mahalagang mahalaga. Amen. Hindi mo siya sisirain. Amen? Amen. 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 Sabihin natin, let's press on. Let's press on. Kaya 2 Peter chapter 1, kanina yung binasa natin, talagang it requires diligence. Sabi natin, requires diligence. Kung gusto mong lumago sa faith, kailangan mong mag-Bible meditation day and night, day and night, day and night. Amen. Amen. Hello? Alam niyo po ba na ang word of God ay sword of the Spirit? Amen. Amen. Pagsabi ng demonyo kay Jesus Christ, my Lord, if you are the Son of God, command this stone to become bread. Kasi fasting si Lord. Si Lord Jesus Christ, siya nakipag-away at dinagsalita kung ano-ano pa. Sabi niya, it is written, man does not live on bread alone. Amen. But on every word that comes out from the mouth of God. Amen. Kaya, nung sinabi ni Lord, kinuha niya ang book of Deuteronomy, mga kapatid, zap, talsik ang kaaway. Palakpakan natin siya. Hello? Amen. Tapos dinala siya sa pinnacle of the temple. Sabi ng demonyo, kahit magpatihulog ka dito sa pinnacle of the temple, kinot naman ng demonyo ang Psalm 91. Kaya marunong siya sa Bible. Pero wrong context. Kaya kung di ka pala meditate ng Bible, pwede ka rin may sakit. Hello? Sabi niya, His angels will catch over you. You will not dash your feet to the ground. And you will be held king of the Jew. Kasi everybody will see na hindi ka mamamatay pag nahulog ka. Totoo naman, hindi siya mamamatay. Pero sabi ni Lord, it is written also, do not put the Lord your God to the test. Amen. Natin siya. Amen. Shout, hallelujah. Hallelujah. Kaya mga kapatid, we need to meditate with diligence. Kasi tingnan mo, no, pag Facebook naman ang tinitingnan mo, bakit hindi ka inaantok? Hello? Pero pag Bible na binabasa mo, naduduling ka na. Nakaisang verse ka pa lang, duling ka na. Kaya napapatuka ka na, may laway na yung Bible mo mag-isip sa kaya sabi naman ng isa, lagay ko sa dibdib ko para ilipat ni Lord sa dibdib ko yung Bible. Hindi kayang ilipat. Kailangan mong magbulay-bulayan ang salita ng Diyos. Amen. Sabi ng isa, ilagay ko sa ulo ko para ilipat ni Lord sa utak ko ang word of God. Hindi yan lilipat. At kailangan mong i-meditate mo ang word of God. Amen. Amen! Amen! Pero kita mo no, ang demonyo ayaw kanya mag-meditate kasi kailangan mong lumaban. Alam niyo pati, marami kasi anak ni Lord na pagdating sa kwarto, alas 9 pa lang, di tapos ang ganda sana. Pag salamin kasi niya, nakita niya kilay niya, hindi patay-patay. Kaya ayusin niya muna para umayos. Pagdingin niya sa kuko niya, kailangan i-few times, iayos, nag-few times. At nag-pedicure, naglinis ang kuko, kaya nung natapos, inantok na siya. Kaya nung pagdating sa Bible, hindi na siya makabasa. Sabi ng demonyo, oh, pedicure pa mo! Bunot pa mo! Sabi ng demonyo. Kasi ang goal ng demonyo, huwag kang mag-meditate ng Bible. Sa akin po, pagod na pagod din talaga ako, para parehong tayo. So ang gagawin mo, natayo ako magbasa. Hindi ako humihiga. Pag humiga ka, tulog ka lalo. Natayo ako, babasahin ko, at gagalaw-galaw ako habang nagbabasa. Pero sa minsan, sobrang pagod ko, napapikit pa rin kung tignan ko tumba. Are you with me? Iinom ka uli ng maraming tubig para ikaw ay mabuhay. Kasi ang demonyo, hindi kanya papayagan na ang salita ng Diyos ay iyong ma-meditate. Kasi the moment you have it, you will know God. And those who know their God will do great exploits. Amen! Amen? Sabi sa tabi natin, my effort. My effort. Mag-effort, effort. Mag-effort, effort. Amen! Amen! Kaya mga kapatid, kailangan din ng exercise. Amen? Hindi pwede hindi ka mag-exercise. Sabi ng 1 Timothy 4:7-8, spiritual growth requires regular exercise. Gagawin mo siya. Amen? Amen. Mga kapatid, ito ang napakaganda. Ito ay choice. Sabi natin, spiritual growth is a choice. And
is a comfort because ang ating paglaguoso, we are assisted by God. Amen. Sino dito alam niyang tutulungan siya ng Diyos? Amen. Sabihin natin, we are not alone. We are not alone. In our efforts. In our efforts. Kaya nga, kapatid, while we are doing these things for the Lord, si Lord tutulungan ka niya. Kasi sabi niya, kapatid, sa verse 13, ng Philippians 2 verse 13, for it is God who works in you, both to will and to act, according to His good pleasure. It means, kumikilos si Lord sa ating buhay para magawa natin ang lahat ng dapat gawin para lumago tayo. Amen! We are strengthened by God in our effort. Sabi natin, kaya? Kaya. Kahit nag-effort-effort tayo, malalakasin tayo ni Lord. Malalakasin tayo ni Lord. Yun ang prayer ni Pablo sa Ephesians 3:16. Na ang kanilang inner man ay palakasin ng Diyos. Amen, amen? Amen. He provides the armor to stand strong in the power of His might. Sabi ni Lord sa Ephesians 6:10, be strong in the Lord and in the power of His might. Amen? Amen. Put on the whole armor of God. Amen? Para mapagtagumpayan mo ang labanang espiritual. Amen? Amen. So there is no excuse not to grow. Sabi natin, no excuse. No excuse. Sabi natin, no excuse. No excuse. Not to grow. Not to grow. Dahil si Lord, palalakasin niya tayo, tutulungan niya tayo. Amen. Philippians 4:13, I can do all things through Christ who gives me strength. Hindi mo kakayanin on your own. The Lord is helping us. Amen. Amen. So with God as our aid, spiritual growth is possible. Sabi natin, possible. Possible. Alam ko po, kinukulit ka ni Lord. Punta ka sa devotion. Ay, naku, natupa ko, no. Hello? Ganyan, kapatid. Hello? Mag-outreach tayo. Kayo na lang, no. Marami ka akong bibilin. Mag-dor-dor pa ako. Hello? Marami ka kinakasalan. Pero si Lord, kukulitin ka niya. Sino din pa makinukulit ni Lord? Amen. Amen, amen. Patawarin mo na yung kaibigan mo. Sa sakit na ginawa, ang hirap kaya, kukulutin ka ni Lord. Kasi hadlang ang mga bitterness na yan para lumago ka rin. Amen. 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 Kailangan kang mag-decide. At sasabihin mo lang, Lord, hindi ko kaya magpatawad. Pero alam ko, Lord, kaya mo akong tulungan. Amen. Sinusurrender ko ang aking emosyon sa inyo. Dr. Jesus, heal my emotion. Yes. Hello? And we know God is an answering God. Amen. Sabi natin, kaya ni Lord. Kaya ni Lord. So it's a choice. Sabi natin, it's a choice. It's a choice. But we need to be diligent. But we need to be diligent. But don't worry. But don't worry. God will assist us. God will assist us. At ito ang pang-apat. That choice is blessed by God. That choice. Sino naniniwala na siya ay sasamahan ni Lord? Amen. Ang will ni Lord na siya ay lumago. So the blessing begins in this life, 2 Peter 3:18, na yung binasa natin kanina, 2 Peter 3:18, mapatid, but grow in the grace and knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. Sabi natin, but grow. But grow. In the grace. In the grace. And knowledge. And knowledge. Of our Lord. Of our Lord. And Savior Jesus Christ. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Kaya pag malago ka na, kahit may problema, hindi halatang may problema ka. Amen. Kaiinggitan ka nga, mabuti ka pa, walang problema. Kasi hindi kahalata. Kasi nga, lumago ka kasi sa pananam. Palataya. Dahil alam mo na yung dinadaanan mo, control ng Diyos. Amen! And you can even smile at this. Yes. Si Bishop dumating nung Lunes, last week. At sabi ng utak ko, bakit Lunes? Eh yun ang nakuha niyang booking sa hotel at flight. Pero ang Lunes sa akin ay full load sa akin ang Lunes. Ayun na. Eh nag-humid pa ang home ko. Paano ko i-ready ang kanyang studio ng HOR? Hindi ko pwedeng gawin ng early. Tapos sumabay pang inasign ako ng Olongapo Church sa Philippines sa anniversary na ako ang ipapapreach. At sabay-sabay lahat siya. Pero ang inisip ko ganito. Iti-train ako ni Lord na kahit sabay-sabay, kakayanin ko siya. Amen. Kasi ang anak ni Lord ay visionary dapat. Kaya pala sabi ni Lord, but those who hope in the Lord, Isaiah 40:31,
But those who trust in the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings as eagles. They will soar on wings as eagles. And they will run and not grow weary. And they will walk and not faint. But we can only do this when we trust the Lord. Amen. But I can never trust the Lord if I don't know His word. Amen. And if I did not apply His word for me to see that His word is true. Kaya kahit turuan ka ng turuan, hindi mo ina-apply, hindi ka pa rin lalago sa faith kasi hindi mo nasubok na totoo. Kasi hindi mo ginawa. Sabi sa akin natin, kaya dapat. Kaya dapat. Gawin. Gawin mo. Kasi pag ginawa mo, lalong ma-establish heart mo na totoo. Totoo. Amen. Kahit sinong tao ngayon, actually hindi ako takot magturo. Na kahit yung hirap sa finances, dahil naranasan ko since 1988 ang principle ng pagbibigay talaga at hindi yun na-stop sa grasya ni Lord. Maraming chance na huwag na ako mag-obey sa giving. Pero sa grasya ni Lord, 2022, in a row up to this year, sa grace ni Lord, nagpatuloy ako. Amen. Kaya hindi ako natatakot na i-encourage ang kapatid ko na kahit hirap siya sa buhay, tuturuan ko siyang magbigay kayo. Amen. Kasi naranasan ko ng maraming beses since 1988. Amen! Na yun ang key para sa iyong financial breakthrough. Amen! Alam mo, next time, you will be the head and not the tail. Amen!